So yun mga kapirata, magbabalik ulit tayo ngayon sa mga predictions. Maikling video lamang ito, isama ko na rin yung kaunting spoilers na kadadating lang ngayong araw. So bago tayo magsimula, shoutout muna kina Flapzy, Jefferson Ablaw, Jem Baliling, Jonel Astrera at Joros Castillo. So nagkaroon nga ng mga unconfirmed spoilers kahapon kung saan nagbanggit sila ng mga ganitong spoilers. Si Yamato at Kaido daw ay magbabanggaan ng kanilang Thunder Bagwa. Makikita natin yung Devil Fruit ni Yamato kung saan ito ay yung Cat Cat Fruit Model Chimera. Ipapakita daw sa atin yung laban ni Sanji at Queen. Then babalik ka agad si Luffy gamit yung Gear Third at lalabanan niya si Kaido dahil napagaling ka agad siya ng mga members ng Heart Pirates. Well, base pa lang dyan sa mga spoilers na yan, hindi na agad ako naniwala. Mukha kasing nirush masyado. Kasi sobrang bagal na nga ng pacing ngayon tapos ganun-ganun lang pala i-rush ni Oda, diba? Yung pagbabalik ni Luffy. Kaya nga hindi talaga ako naniwala. And ayon nga sa Worst Gen website, yung Korean leaker ay hindi daw magpo-post ng kahit anong spoilers dahil nga sa personal reasons. Madi-delay daw yun. Pero hindi ko naman gine-gatekeep yung mga gustong maniwala sa unconfirmed spoilers na yan. It's up to you. Pwede din kasing ganun talaga yung nangyari, diba? Di natin alam. Ang kaso nga nitong ini-edit ko na, nakita ko na nag-release na pala si Redon mula sa Arlong Park Forums nang galing doon sa Korean Leaker din. So eto nga yung mga tunay na spoilers. Isang banggitan na lang para tuloy-tuloy na. Ang pamagat ng chapter 1016 ay Here o Tama or Here Tama ayon dito sa binigay na spoilers. Mukhang nakafocus nga ito kay Otama. Makikita natin dito yung mga CP0 kung saan ina-analyze pa din nila yung laban. And ayon nga sa kanilang update, dahil nagkaroon ng pagbabago sa side ng mga pleasurers at waiters dahil sa ginawa ni Queen, naging 20,000 members na lang ang nasa side ni Kaido habang naging 7,000 members naman yung nasa Alliance. Hindi pa included dyan yung mga namatay na members from both sides. Well, hindi naman totally namatay. Next is magkakaharap nga ulit si Ulti at Nami. Mukhang hindi nga natapos ni Big Mom yung buhay ni Ulti and nakaka-disappoint yun para sa akin. Pero dito nga, tinuldukan na ni Nami iyon gamit si Zeus na nasa kanyang climb attack. Tinapos niya nga si Ulti. Then makikita natin si Usopp na nagawa namang hulihin si Bawang. Mukhang mali nga yung naisip ko na si Caribou yung makakahuli kay Bawang. Pero ano paman, ito na nga yung highlight kung bakit ang pamagat ng chapter ay tungkol kay Tama. Gagamitin nga ni Otama si Bawang para kausapin ang lahat sa Onigashima, specifically yung mga nakakain ng Kibi Dango ng mga gifters. Dito na lalong magbabago yung daloy ng gera. Uutusan na nga niya dito yung mga gifters. After noon, mapupunta naman tayo sa panel na mag-ama, Yamato versus Kaido. Sinabi niya kay Kaido na aalis siya at maglalayag siya kasama nila Luffy. Pero kailangan muna niyang paalisin itong si Kaido sa Wano Kuni. Ang sagot naman ni Kaido, hindi nga siya magpipigil ng kanyang lakas sa paghaharap nila. So yun nga, mukhang after ng chapter na ito, bakbakan ng mag-ama ang makikita natin. Bali yan nga yung mga kumpirmadong spoilers mula kay Redon ng Arlong Park Forums. Dito na tayo sa main focus dapat ng video na ito, yung aking mga predictions. First prediction, magkakaroon tayo ng maraming panels kung saan nakadedicate sa mag-ama na si Kaido at Yamato. I think this coming chapters 1016 or 1017, baka makita na natin na magkasagupaan nga sila talaga. Bagay din kasi na makita natin yung conflict na ito between Kaido at Yamato dahil nga malapit na yung Father's Day. According sa Google, ngayong darating na June 20, gaganapin yung Father's Day. Saktong-sakto din talaga sa tingin ko. Makakakita kaya tayo ng flashbacks? Well, hindi na ako magugulat doon. Pero if ever man, I think more on flashback ni Yamato ang makikita natin at hindi ni Kaido. Remember na gumawa ako ng video about sa backstory ni Kaido. Nagsisimula na akong mag-isip na what if si Kaido ay isang villain na hindi na nilagyan ni Oda ng kahit anong sad backstory, diba? Wala lang, para sa akin lang magiging astig din yun kasi sa totoo lang, if yung context ng One Piece yung pag-uusapan,
kung saan halos lahat ng villain ay mayroong sad backstory, napakabago sa panlasa ng mga viewers or ng mga readers kung yung strongest creature ay walang kahit na anong istorya ng buhay niya. Yung tipong dahil lang sa kagustuhan niya makipaglaban o makipagtagisan o subukin yung lakas niya, yun yung dahilan kung bakit siya nanggugulo, parang ganun. Well, what if ko lang naman yan? Now si Denjiro naman, nabanggit ko na sa mga last videos ko yung tungkol sa kanya. And naniniwala nga ako na si Denjiro, kung saan huli natin siyang nakita, yun nga ay doon sa bago nila tapusin ng tuluyan si Orochi. Hanggang ngayon, prediction ko pa din talaga na si Denjiro ay nagpaiwan doon para hintayin nga na bumangon si Orochi. Habang si Raizo at Fukurokujo naman ay naglalaban. Speaking of Raizo and Fukurokujo, prediction ko sa laban nila, both parties ay mapipinsala ng sobra. Sa tingin ko kasi may advantage din si Fukurokujo dahil nga sa experience, samantalang si Raizo naman ay may advantage dahil sa kanyang youthfulness. Dahil nga mas bata ngayon si Raizo dito. Nakita naman natin na nagsasabayan sila nung last chapter, diba? Sa ibang mga scabbards naman, una kay Inuwarashi, tulad nga ng nabanggit ko na sa mga iba kong video, tingin ko hindi magiging okay si Ino. Ang pinangahawakan ko lang ay yung idea na baka full moon pa din at makakagamit pa siya ng kanyang sulong form. Pero sa ngayon para sa akin, delikado pa rin yung buhay niya dahil nga yung kalaban niya ay si Jack. Si Neko Mamushi naman, ngayong biglang tumalsik si Perospero sa eksena dahil sa atake ni Sanji, hindi na ako magugulat kung lumitaw si Neko habang dadambahan niya nga si Perospero. Sila nga yung next matchup na dapat nating makita. Si Izo at Kawamatsu naman, tingin ko mukhang makakasagupa nila si King. Hindi ko alam ha, pero mukha kasing magpapatuloy yung mga sacrifice na nakita natin. Una is yung kay Ashura Doji and yung kay Kiku. Hindi naman totally sacrifice yung ginawa ni Kiku. Ibig ko bang sabihin ay yung mga ganong near-death situation. Ganun nga din yung mangyayari kay Izo at Kawamatsu. At ang nakikita ko na makakagawa nun sa kanila ay si King lang. Pati kung si King nga yung makakapagpatumba kay Kawamatsu specifically, posibleng mag-lead ito sa rage ni Zoro kapag gumaling siya. May band na kasing nabuo kay Kawamatsu at Zoro, di ba? So pag nangyaring ang si King yung makapansala kay Kawamatsu at Izo, dito na nga siguro magsisimula yung King versus Zoro na hinihintay natin. After siyang mapagaling ni Chopper, syempre. Well, yan lang naman. Gaya ng sinabi ko, maiksing prediction lang naman yung babanggitin ko. I think magkakaroon tayo ng mga pasilip sa chapter 1016 na mga laban ng ibang Straw Hats. Sobrang curious na talaga ako sa laban ni Jinbei at ni Husu. Sunod ay yung laban ni Sasaki at Franky. Kayo, kaninong laban yung gusto nyo nang makita? I-share nyo na lang yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood, mga kapirata. Paalam!